Welcome sa bagong ospital ng Maynila. Tara, silipin natin ano nga ba ang bago sa ating ospital. Mga batang Maynila, samahan niyo ako. Tara! O nga pala, bago ako magpatuloy, siguro napansin niyo tinanggal ko ang aking face mask. Alam naman ninyo, kapag pumapasok kayo sa ospital o sa clinic, o di kaya sumasakay kayo sa ambulansya, tandaan nyo, kailangan pa rin ng face mask. Halika na! Dr. Carl, balita ko marami tayong mga bagong mga instruments dito sa ating radiology department. Yes po ma'am, kung ano po yung nakikita natin sa malalaking ospital na privado, makikita din natin siya dito. Yun yung ating magagamit para sa mga mga tao sa Maynila. No? Wow! Sa ating mga batang Maynila. So narinig po nyo yan. Kung ano makikita natin sa mga malalaking private hospitals, meron na tayo dito sa Hospital ng Maynila. Sige na. Sige po ma'am, dito gabangan tayo. Mo nga ako. Dito po tayo mag-start sa CT scan natin. No? 256 slices. Sa ating pong makabagong CT scan. Wow, GD! Wow! Ano ba ang gamit ng CT scan? Basically po, doctores, for full body imaging, any concern po ng mga doctors natin, mga clinicians, we can suggest any procedure na appropriate for anything. This machine is very much capable of almost everything, any concerns naman, mayroon mga appropriate studies tayo na pwede pong i-recommend sa mga clinicians. So, pagka mas mataas ang klase ng CT scan, mas ano na siya, detailed na siya, at lahat halos mababasa mo na. Tama ho ba yun? Buong katawan na. Yes. Daw, tingnan nyo, kitang-kita na ho yan, no? Magkano ba ito inaabot ang ganitong klase ng pag-CT scan kung nasa privado ka na mga ospital o di kaya sa mga pribadong clinic o kaya sa mga yung mga laboratories na nagbibigay nitong ganitong klase ng CT scan, yung 256. Siguro yung basic lang, magkano yung... Yung basic CT scan. Head CT. Yung brain CT scan po na brain study, range po from 7 to 10. Depends po yan. 7 to 10,000 po. Yun yung plane pa. Yes po. Oh. Depends po yun sa machine na ginagamit ng isang institution po. Eh yung ganitong passing machine? I guess po, kung sa atin po ito magamit tayo ng 256, palagay ko nasa 10 po yan sa labas. 10 pataas sa labas. Pero dito sa ating hospital. Libre. Libre. Ano ho ba ang nagagawa ng MRI? Una-una, ano ibig sabihin ng MRI? So yung MRI po stands for Magnetic Resonance Imaging po. So isa po siyang imaging procedure that utilizes magnetic field po to generate the images po na masa-study po ng radiologist, technologist, and clinicians din po yung nag-request po ng... Ang tanong po, pagka sa private ka na hospital na punta, mga magkano kaya ang magpa-MRI? Siguro po naglalaro po pag wala pong contrast to yung plain walang study po. Plain study lang? Walang contrast? Mga ano po, naglalaro po sa mga 8 to 10 po. 8 to 10,000? Per study. Okay. Isang tuhod. Kung dalawa po, times 2. Wow, ang mahal. Eh dito po sa ating bagong ospital ng Maynila, magkano po ang sinisingil natin? Wala pa rin. Ang yaman naman ninyo, hindi kayo naniningil. Diba? Pero yun po ang kagandahan. Eh, halimbawa po, sa national na government hospital naman, meron bang sinisingil kahit papano? Yan ma'am, minimal. May minimum pa rin. May minimum pa rin sila. O, so, dito lang talaga kakaiba sa ospital ng Maynila. Yes, ma'am. Libre. Isipin nyo ang MRI na pagka mahal-mahal po sa labas, dito sa ospital ng Maynila, libre pa rin, diba? Saan ka pa? Itong mga gamit natin, makikita rin sa mga ospital sa ibang bansa. Ganyan po tayo ka-advance dito sa ospital ng Maynila.
si Doktora po. Doktora, paki-explain nga, kasi ito ha, kailangan ito ng mga kababaihan, kagaya po namin, lalo-lalo na po, kung gusto po nyong matiyak na wala po tayong mga bukol. Una-una, Doktora, gaano ba kadalas dapat nagpapamamogram at kung ilang taon dapat magsimula magpamamogram? Napakaganda po ng tanong nyo, Doktor, Mayor. Tama po na sobrang dami na po ang may breast cancer ngayon. Walang sintomas at may sintomas, pwede pong magkaroon. May family history at wala, pwede magkaroon. So ito po ang imbensyon, napakagandang imbensyon ng mankind, ang mammogram. Ito po ang mammogram, ideally po, ginagawa ito, required po ito sa patients 40 years old and above na gawin every year. So depende naman po pag may history ng breast cancer, pwede natin babaan yung edad, depende po sa family history. Ngayon lang ba tayo nagkaroon ng mammogram dito sa bagong ospital ng Maynila? Opo, tama po yung Dr. Mayor. Ito po, bago po ito at napaka high-end po nito. Explain ko po sa inyo mamaya kung bakit po nasabi natin high-end ito. Okay, so bagong-bago, first time tayo nagkaroon ng mammogram sa ospital ng Maynila at high-end pa. Bakit, Doktora, siya masasabi mong high-end? Dalawang klase po kasi yung mammogram, yung conventional at yung digital. Okay. Ito po ang atin ay digital mammography na po ito. Okay. At maliban po doon, meron po itong additional na capability, yung tomosynthesis po. Ano yun? Di ba? Napaka ano po nung terms. Napaka mabigat na term yan. Gali po, yun po, yung conventional mammography, digital mammography ay 2D lang po yung ano. Dalawang images lang. Po. Yung tomosynthesis naman po, para siyang CT scan. Maraming images. So parang gumagalaw po yung image. So mas makikita po natin yung tissue ng breast. Mas okay. Maganda po yung... So parang kada isang area, opo. Mga ilang image po ang makikita natin dito sa ating mammogram? Sobrang maninipis po yung lampas 100, no? 100. Wow! Kung sa ordinaryo na mammogram, dalawa lang. Opo, per breast. Parang yes. Harap at saka gilid lang. Opo. Yung ginaganyan lang, ano? Oo. Ito, marami kang opo. Images. So, parang makikita mo agad kahit yung mga maliliit na hindi nahahagip pagka dalawang kuha lang o dalawang angulo lang. Yun ho bang ibig niyo sabihin? Tama po, Mayor. So high-end doon naman, syempre. Napakaswerte talaga, lalong-lalo na po mga kababaihan tulad po namin ni Doktora at ni Ma'am na kinakailangan po na makapagpamamogram. Sabi nga ni Doktora, may simptomas o wala, diba? May history o wala. Kapag kayo ay umabot sa edad ng 40, kailangan po regular na kayo magpapamamogram. Ang kanila pong recommendation ay yearly. Huwag makalimutan, magkano kaya itong high-end nating mammogram o mammography pagka pinagawa po natin? Ito po, hindi na po bababa sa 4,000 pesos po ito sa labas, yung mammography po. So in other words po, kung kaya po ng mga mas may kaya, ika nga, na makapag-avail ng ganito, kaya na rin po ng ating mga kababayan na mas nangangailangan po. Yung wala pong kakayahan. So dito po, dahil dito sa Maynila, ito ay? Libre! Libre! Yun ang pinaka-importante. Libre po dito sa bagong ospital ng Maynila. Maraming salamat, Doktora! Ultrasound. Saan naman po ginagamit at sino ang mga gumagamit ng ultrasound? May mga specific po sa pasyente. So, ganun pa rin po. Radiologist pa rin po yung in charge dito. Okay. Ultrasound, meron tayong pang OB, meron tayong pang general ultrasound. No? Okay, yung general ultrasound sa lahat ng ibang organs, di ba? Opa, tapos may specific, specific tayo para sa mga, naman, ng mga OB. Na mga OBGYN. Opo, ito okay. Part sila ng... Okay. Sa OB. Sige nga, iikot mo ko. Parang ang dami yung ultrasound room. Dito po yung OB.
sige. There are specialist na mga sonologist tama, natin. Tama, baka makita nyo, nabuntis ako. Sige nga, Dr. Tet, ano ba itong inyong bagong-bagong ultrasound? Actually, Doktora, ito po yung ating bagong machine, Arietta 65. Ito po yung kaka-deliver lang pa ng 1 month ago. Oh, wow. So, we're currently using this dun sa mga patients natin. Inpatients, from OPD, saka yung mga ating emergency room patients. Ano ba ang kakaiba dito sa inyong ultrasound? Medyo high-end po itong ultrasound natin, Dok. Kasi okay. Meron siyang 3D, 4D na pang-3D, 4D. 3D Opo. And 4D. Ano Opo. Ba ang advantage kapag meron kang ultrasound na may 3D and 4D? Hmm. Kasi pag 3D, Doktora, by the word itself, no, three-dimensional. So, okay. Parang nakakakita na po tayo ng buong face ng baby pagka just by using the machine. Parang okay. Ganun. E pag 4D? Pag 4D, nagmo-move po kasi. May movement na kasama. Kaya yun. Pero pag 3D, parang yung image mismo ng baby paglabas, yun po yung itsura niya. Sure ka. Tingnan mo nga. Tingnan natin, Doktor. Baka meron, tingnan natin. Tingnan mo nga. Tingnan mo nga, baka naman ano, di ba, naipit oh, lang dyan. Oo, mukhang tagal. Oo. Pwede. Ano, pwede. Mukhang pagsiwi mo lang. Oo. Baka makita mo dyan, ano, iba. O, di ba? Pagsiw na ano ba, Doktor. So, napakaganda pala. So, pagka sinabi mong 3D, makikita mo yung actual image yes, nung magiging anak mo. Yes. Okay. Opo. Pag sinabi mong 4D, gumagalaw na siya. May movement na siya. May movement na siya. Ang galing-galing. So, gusto ng mga patients. Halimbawa, ito bang paggamit mo ng ultrasound? Pag sinabing kailangan nang ilabas ang pasyente, o pwede ba yon? O iba talaga ang gamit niya? Ah, meron po. Ang ultrasound naman po kasi marami po talaga siyang gamit. So, okay. Indicated po siya when it, sa OB po, saka sa gynae kasi yung gamit mo. Pag sa obstetrics, sa mga buntis, may mga ano po siya, tinitingnan po kasi yung fetal position, yung pwesto. Placenta, yung pwesto, o, yung inunan. So, magkano kaya ito, Doktora, kapag kayo ay nagpagawa sa isang pribadong clinic, o sa isang pribadong ospital, magkano ang price range? Ang transvaginal ultrasound po kasi pagka ginawa sa mga dinudugo na mga just to check kung nangangapal yung lining ng matres or may mga myomas or may mga bukol sa ovaries, usually nagre-range po siya mga around 800 to 2,000. Okay. Pagka yan ay sinabi mo nga transvaginal, pag sinabi yung transvaginal, ito ba yung ito probe? Ito po yung probe nun. Yan. Apo. Pinapasok siya. Po ito, pinapadaan sa puwerta ng babae. Apo. Okay? Pinapasok po ito sa puwerta ng babae. Hindi po yan yung dito, ha? Dito po yan. Ito okay. Po yan. Ito yung dito. Yes. Okay? Okay. That's abdominal. Kapag dinudugo daw ang complaint ng babae, so transvaginal, 800 to 2,000. Ang ano pagka mas komplikado mga halimbawa yung 3D o 4D actually mas mahal po siya pag sa private yung mga 3D mga nagre-range po yan mga 3,500 to 6,000 wow. Mga ganun 3,500 to 6,000 yes. Eh dito sa akin Wala pong bayad. Wala akong bayad dito kapag kayo po isang batang Maynila. Napakaswerte nyo dahil ang inyong pong pagpapa-ultrasound, again, walang bayad. Libre po ito. Po ang ating kanila. Mabigat lang po. Ayan po, mama. Wow. Ngayon ko lang siya nakita na nakakabit na. It's one of the two units yata na meron. Na nandito sa Pilipinas. Yung isang unit nasaan? Hindi lang po ako, ma'am. Nasa isa sa province yata. Okay. So, sinasabi mo? Pero it's a national government. Hindi siya local. Okay. Hindi. Private hospital. DOH siya, ma'am. Hindi. Ang ibig ko sabihin, Dr. Carl. Sa private hospital. Meron din po sila pero hindi ganitong klaseng unit. Ibig sabihin, high-end ito, mas mataas pa kaysa dun sa nakikita sa mga private hospital. Sa ibang private hospital. So,
isa lang tayo sa dalawa na government hospital sa buong Pilipinas ang may ganitong klase ng cath lab. Wow, big time na talagang ospital ng Maynila, di ba? Ano ba ang mga nakikita o tinitingnan kapag ginagamit ang cath lab? Hi, Dr. Prieto. Hello po. Hello po. Ayan. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng cath lab. Yes po. Ano ba? Bakit cath lab? Ano ang ibig sabihin nun? Yung cath po is catheterization. Okay. Ibig sabihin, gumagamit ng mga catheters para ipasok sa loob ng katawan ng tao. Alam ko lang na catheter, Doc, yung alam mo, pagka nahirapan kang mihi, yan lang pong alam kong catheter. Yun pong catheter na binabanggit nyo, saan ho yan pinapasok? Sa mga ugat po. Okay. So, sa arteries, sa kamay, radial artery. Sa singit naman, femoral artery. Ano po ang pinagagamitan nito? Ano pong mga procedure ang pwede nating gawin using the cath lab? Well, sa amin po, as interventional cardiologist, okay, bali yung sinisili po namin is yung ugat sa puso. Interventional cardiologist. Ibig sabihin, parang subspecialty pa ito ng being a cardio. So, sinisili po nyo yung mga ugat? Yes, okay. Sa puso. Ang tawag po doon, coronary angiogram. Angiogram. Ibig sabihin, nakikita na po natin yan dito sa hospital ng Maynila. Yes po, pag operational na po ito, very accessible po sa mga Manileño. Ang angiogram. Angioplasty po. Yun po yung intervention na or yung treatment na kung saan tinatanggal yung bara sa ugat. Okay. Para dumaloy na talaga yung dugo sa ugat ng puso. Nagagawa rin po ba yan dito sa ospital ng Maynila? Ay, pwede na rin. Yes. Kasi may pang-angiogram na tayo. Ganun po ba yun? Same lang naman din pong machine yung ginagawa. Ah, so dito na rin gagawin ang angioplasty. Yes. Ay, ang galing naman, di ba? Talaga naman, ang galing-galing naman ng ospital ng Maynila. At ang pinakamaganda dyan, Dr. Prieto, kung sa labas po o sa pribadong ospital po natin ito ipapagawa, magkano kayang aabutin? Ang range po. Angiogram muna. Angiogram muna. Yeah, sa private po, nag-range na po na ngayon ng around 70,000 to 100,000. 70,000 to 100,000. Paano na lang po yung ating mga kababayan dito na hindi naman afford yan? Kaya po, swerte talaga. Swerte, di ho ba? Kasi sa kanila, pagkano, hindi naman nila kaya magpa-angiogram. Lalo na angioplasty, mas mahal yun. Ang angioplasty po, Doc, magkano po inaabot? Around 300 to 450. Per? Per stent po yung... Per stent? Ay, ibig sabihin po, yung package na yun is good for one or two stents pa. Tapos additional stent. Halimbawa, halimbawa tatlo, edi times 3, ganun. Hindi po. Bali, madadagdagan lang po ng 50,000 per stent. Ah, okay. So, magsisimula ka ng isa hanggang dalawang stent, 300 to 350. Pag pangatlo ka pa, 400 na. Yes. Kasi nagdagdag ka ng ano. Yes. Eh, bakit ang nababalita ko sa ibang mga ospital, maabot ng mga milyon ang ginagamit pagka na angioplasty? Ayun, depende po kasi talaga sa institution. Okay. Eh, dito po sa ating ospital? Dito, if ever, gumagawa na po ng paraan kung paano walang bayan. Magkakaroon ng wala talagang ilalabas. Oo. Yan ang talagang pagsusumikapan po natin. Alam ko pong napakabigat po ng procedure ng angioplasty. At hindi naman po yan basta-basta na maibibigay natin ng libre. Opo, pero dito po sisikapin natin ang inyong pong pamahalaan hanggang sa abot na amin makakaya. Ito pong mga ganitong klase ng mga procedures na nakikita lang natin sa mga malalaking pribadong ospital ay kaya na rin gawin dito sa ating ospital. Isa pong bagay na may pagmamalaki po natin and we're very proud of. Lalo na kung ang gagawa po sa atin ay produkto rin ng ating pamantasan ng lungsod ng Maynila. In other words, you're in good hands. Again, dito po sa cath lab, hanggang amin makakaya, ito po ay gagawin natin ng libre.
Dr. Lucky, paano po nila ma-avail ang mga procedures na ito? Ang kadalasan po na pasyente natin, yung pasyente nakikita natin sa outpatient, sa emergency room na admitted na pasyente. So all they have to do is consult, magkonsulta po dito, no? Kung hindi naman po sila dito nagpunta, yung mga pasyente nagkonsulta sa ating health center, yun po ang pinaka-importante, sa health center muna sila magpunta kung wala naman talaga sila dito access sa hospital. Mas nadala po sila dito, titignan sila ng doktor natin at saka para magamit nila, dun, kung nasabi ng doktor natin na kailangan nila yung mga ganong procedure, i-schedule na sila. Okay, so ika-clarify ko lang. May dalawang paraan po para ma-avail natin ang paggamit ng mga top-of-the-line na kagamitan natin and to avail of the procedures here sa bagong ospital ng Maynila. Unang-una po ay kung magpapakonsulta kayo sa ating 44 na health center at kung may nakita po sila na pangangailangan na kayo po ay tumungo sa ospital at dito po gawin yung procedure, sila po ang magre-refer sa inyo sa ospital ng Maynila. The other way po, magpapacheck up kayo sa outpatient department natin dito sa ospital ng Maynila na kung saan doon naman po nila makikita kung kinakailangan niyo po ng mga procedure na ito. Of course, pagka inpatient ka or admitted ka or sa emergency ka, siyempre depende po yan sa mga sasabihin ng mga doktor natin kung ano po mga procedure ang pwede natin ipagawa para sa inyo. Ang importante, meron na po tayong kagamitan na dati po ay pinapangarap lang natin para sa ating ospital na Maynila. Ngayon po, lahat ng dekalibre, top of the line na mga instrumento na dati makikita lang natin sa mga pribadong ospital, meron na po tayo dito sa bagong ospital ng Maynila. And wait, ano ba ang pinaka-importante? Ito po ay binibigay natin ng libre. Libre. Free. Para po sa ating mga batang Maynila. Welcome po kayo sa Maynila.